Hello mga kabungis, welcome back again to another vlog. For today's video, up. Ayan, kasama natin si General Sukat, DEPW1, Foreman Jun Zamora. Ayan, DEPW1 and Flood Control 1, headed by Chief Engineer Bernard Nadonga. Si Tatay, aray, si Luya, aray, sakit ko na. Opo nga, pero okay lang mga kabungis, sa atrasan ako ng truck. Sakit. Ganyan talaga ang buhay, vlogger. Sasaktan at masasaktan ka. Part of the job. Ay, pinapatanggal nga ni General itong mga nakalagay dito sa lugar na ito. Para maluwag, ika nga ni General Sukat, dahil ang daming mga nakalagay dito, hindi makagalaw yung mga truck, yung truck, yung mga loader, dahil sa sobrang sikip, ang daming mga nakabalandra, nakaharang. Ayan, asfalto tayo mga kabungisnis, hindi tayo clearing. Pinapaalis si General Sukat ng mga nandito para maluwag yung aasfaltuhan, maluwag yung daanan, maluwag yung pagkaano ng mga truck. Grabe yung basura, sobrang dami. Parang taon na rin yung basura doon na nung tinanggal yung gamit ni nanay, parang taon na basura na rin yun. Ano na ba tayo? Pacheco po. Yan, pacheco tayo mga kabungsis. Pacheco Road 10. Si tatay. Pero okay lang din yung magtatay. Road 10 tayo mga kabungisnis. Ito yung tura dito sa may Road 10. November 16 ang pagbabalik ng clearing operation utos ng DILG, kaya umanda na kayo yung mga pasaway po dyan. Pero kahit hindi pa November 16, inyaayos na po ng ating team, nila General Sukat, nila Chief Engineer Bernard Nadonga, itong mga lugar na ito. Kahit wala pa yung utos ng DILG. Asfalto po tayo ngayon mga kabungisnis, hindi po tayo clearing operation, pero ano to, mag-clearing muna tayo. Kasi hindi natin ba yung asfalto to, kung hindi natin i-clear to, ha. Kaya i-clear muna natin bago natin asfalto. Okay? Pero ang utas dyan, asfalto lang po. Asfalto lang tayo. Pero tignan mo naman. Sobrang dumi dyan. At saka hindi. Ang sikip. Ayun na mga bahay-bahayan. Opo. Kaya kinililim na rin ni General, inayos na rin ni General itong lugar na ito. Dahil ginawa ang bahayan. John. Gaano ka tala kami? Oo nga, hindi. Kalpatan na. Na-asfalto na nga po ito nung nakaraan pa. Nakaraang taon. Ayan, grabe yung mga basura, ang dami talaga, kailangan ng loader para mapabilis. Ito Kuya Glenn. Ito Kuya Glenn.
Kaya kasi dalawang ang aasfaltuhan na barangay. Ayan, kamustahin muna natin si Kuya DJ dahil may nangyaring masama kay Kuya DJ. Kuya DJ, kamusta ka? Ayan, dahil na ano po si Kuya DJ ng... Wala naman may kasalanan, hindi yung sinasadya. Hindi, ikaw po Kuya DJ, yung naano ka po ng ano? Chainsaw na lagari. Ayan. Pero nabigyan ako ng ano eh, anti-tetanus. Ayan, hindi naman po. Hindi naman sinasadya. Opo. Ayan, gwapong ni Kuya DJ. Pero may hilom din niya ang Kuya. Hindi, okay naman. Minum ako ng antibiotics. Binigyan niya sa akin. Dali 21, ano yun eh. Itong araw kong hindi. Ayan. Saan po kayo nagpaano kahapon kasi nag-hauling kayo, Kuya, no? Sa arte. Dito sa may Broken Mountain. Hindi, sa ano yan, Kuya? Sa ano? Clearing. Sa clearing natin? Bakit hindi namin na-videohan yata yun? Ha? Sa clearing natin, parang hindi namin na-videohan. Hindi, ano yun? Hapon na yun, mga arte. Ah, sa ano, Kuya? Sa may Dagupan? Oo. Ay, hindi kami nakasama. Sa may arte dyan, ano? Ah, sa may arte. Broken Mountain. Opo, ayun na ano yung mukha ni Kuya DJ. Na ano nga po yung mukha ni Kuya DJ ng chainsaw. And sabi nga kahapon guguan. Ayan, mayroon na naman nagsag abito. Ngayon, nakakalta ba kita? Ayan yung mga kinikiring natin, lagi na lang sinasabi na tumulang nakiring tayo, lagi na lang sinasabi na gusto nila ng abiso palagi. Eh hindi naman talaga dapat nag-aabiso kapag kinikiring itong lugar na ito. Ang mga lugar. Bakit may kuryente dito? Ayan. Ayan. Oh. Oy! Ayan, huli niya niya ng sukat. Jumper yan! Jumper! May jumper si nanay. Pagkakasunod dito, pagkakasunod dito, pagkakasunod. Pag si General Suka talaga ang nag-clearing lahat ng ano, nakatago, nalalaman ni General Suka. Manila, God first. Ayan doon nakalagay yung kuryente. Kasi ko, hindi kita nag-inatayo eh. Hindi na lang, nag-inalang eh. Hina. Hindi ka na
magiging araw-araw, alam mo yung PNA. Philippine National Region, founder. Nakapag nila pa ako sa ngayon. Kaya kapag si General Sukat ang nag-clearing sa isang lugar, lagi na lang may... Ano ba yun? Paano ko ba sasabihin? Nasa tulad ng dila ako, parang lagi na lang may nakatago na nabubuko ni General Sukat ever since na nag-clearing tayo. Alam mo, dito, patutuwa lang, dapat chairman. Walang chairman eh, oh. Wala. Si Kagawad po ang kasama natin. Ayun po, masipag si Kagawad. Dapat chairman dito eh. Alam mo, wala siya. Anak ako na ng kuryente, gagalit pa. Opo, lagi na lang galit kapag nahuhuli mga kabungis dito, mga residente na nakiklearing, galit na galit. Ito, mga nangawal sa'yo. Ano pa naman? Teacher, ma'am. Ngayon si Tatay Arnulfo. Ang napakasipag din na si Tatay Arnulfo. Although lahat naman ng kasama natin dito sa clearing, masisipag naman po talaga. Kaya kung minsan nahagip si Nana, nagpapahingaan na ako po. Pagod na mga kabungis. Lalo na kapag tirik na tirik ang araw, sobrang pagod na po. Ano po kasi ng lakas yung sobrang init katulad ng kahapon. Ayan mga kabungis, so sobrang dami ng basura dito sa lugar na ito. Kala mo taon na hindi na ayos ito. Ayan, ganyan kami kamahal ni General Sukat na. Ayan, ganyan kami kamahal ni General Sukat. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako umaayos kay General Sukat mula noon hanggang ngayon, talaga naman na inaalagaan talaga ako ni General Sukat or kami. Nakasama ko ngayon, naalagaan kami. Ngayon kasi baka mamaya maraming naman rito. Nakaplooting kayo dito ha. Kaya kailangan, lagi kayo nasa ilog namin ganito ha. Opo, Jen. Ganyan ako mga kumusuporto sa mga vlogger. Kaya mamaya. Yes, ever since po. May nakatingin talaga sa amin ng mga kasama. O kaya siya nalusukat na safe talaga kami. And sa mga babae nga rin naman kami. Kasi itong area po, marami na itong mga Ano po kanina mo sa makuryente yun? Si Ate Jen, opo. Ang expert ko, pinupok niya eh. Kaya niya tinatambang ka pala, hindi makita. Nasa ilalim nga dyan, itagong-tago. Ang problema dyan, syempre yung espanto mainit. At yun, nakulog, kakakulog. Kakapol. Yung mga yan, puro pa sarili lang. Puro pa sarili lang iniisip niya. Tapos kapag nakiklearing natin yung mga lugar na ito, galit na galit talaga yung mga tao kapag nabubuko po sa mga ginagawa nila. Eh General Sukat, kilala naman natin na kapag nakiklearing, nabubuko talaga yung mga pasaway. And mag-aasfalto tayo kapag tapos nitong i-clear itong lugar na ito. Ayan si Kuya Jericho. Oh, pero wala nang ang kuryente, natanggal na ni Ate. Ayan yung mga nakakatakot din sa clearing eh. Yung mga buhay ng mga kasama natin, yung mga nag-clearing na sa mga ng mga kuryente, baka maano sila ng mga kuryente. Kaya hindi biro po ang ginagawa ng clearing team, mapa DPS yan, DPS 126, Demolition, Flood Control 126, DEPW 126, Hawkers, lahat ng kawanin ng pamahalaan, grabe, buhay talaga nila ang kapalit dito sa ginagawa nila. Sila General Sukat na talaga nga naman,
Ayan, silindang ko lang si nanay. And that's it guys, ito ko natin natapos ang aking vlog for today. Kaya kung nagustuhan nyo, please like, comment, share, and subscribe. And hit mo na yung notification bell para updated ka sa aking susunod na video. Thank you guys, thank you for watching. And please subscribe ang aking vlogging kasama na si Batang Maynila. Batang Maynila vlog, subscribe nyo po. Yung mga wala sa aking video, nasa kanya po. Maraming maraming salamat mga kapamilya. Obvious.